Hello, good morning. Welcome to Annie Things. Kani ako ng palengke. Kadadating ko lang. So, namalengke na naman. Ito ang mga nagpamili ko just sharing, ha? Okay. Nagbili ako ng ribs ng baka. Yan yung pinipili ko, mga ribs ng baka. Na may mga taba-taba. Ribs ng baka. Mas mainam kung kara beef, ha? Ang piliin nyo, okay? So, ngayon, meron ako dito, magluluto ako ng kanse. Galing ng Bacolod, yan, naminis ang kanse. Ito, bulalo yan, bulalo. And then, ito, lalagyan ng kapirasong langka, pero hindi naman ako kakain ng langka. Para lang maging kanse siya dahil yan ang request ni Sidekick. Tapos, may binsyan utak, di ba? Oo, mayroon. Mm-hmm. May konting binsa ko pinapalagay para magmukhang kung lutong kanse. Yeah, special kanse. Okay? So, bulalo. And then, meron din ako dito na bumili ko ng baka na ganito malambot. Ang tawag dito sa part na to, kadera. Kadera yan. Malambot din na part yan. Mm-hmm. So, gusto ko naman dito kaldereta. Mag-try naman ako kaldereta. And then, ito, meron ako dito ang menudo. Pang menudo. Strips ang gusto kong hiwa. Yan. And then, meron ako dito ang gempo. Yan, maraming gamit ang gempo. Prito o ihaw o madami yan. And then, ito naman ang pangsigan ko. Paka naman yan. Tapos, may halo ng mga butulutong bias ko ganyan. Pangsigan naman yan. And then, meron ako ditong paborito ko tawilis. Ayan, iinggitin ko kayo. Ang sarap naman talaga ng tawilis, di ba? Fresh na fresh. O, piprituhin lang yan. Ayan. So, meron din ako ditong salted egg. Ang sarap nito. Ito yung suki ko. So, merong ako nakita kanina. Kaya bumili ako. Ang sarap kainin nito ng pure. Yung para kumakain ka lang ng nilagang itlog. Ang sarap. Hindi naman siya maalat. Tama lang ang lasa. Ayan. Kaya bumili ko ng konti. Siyempre, paborito ko rin. Itong tuyo. Diyos ko naman. Ang sarap nito. Lalo na kapag meron pa sinigang na pata. Sinigang na buto-buto o nilagang buto-buto, either beef or pork, ang sarap nito. So ito, hinuhugasan ko namang mabuti yan. Binababad ko muna sandali sa tubig and then liglig ako ng liglig dyan, hugas kasi para mabawasan na ang alat at magig malinis. Kasi sa palengke, syempre, nadadapuan din ang mga laho. Yan. Di ba? Syempre, ang aking coconut oil na gamit. Minola po, Bikinemen. So, yan ang aming gamit dito sa bahay. Coconut oil. Ano pa ba hindi ko na-share? Eto. Eto. Siyempre, ang aking mga nilalagay na sangkap na natural. May bawang. Marami pa akong luyang extract. Sibuyas. Unti-unti lang lagay ko. And then, lemon. At ito, ang mura lang kasi ng gulay. 25 lang ang kilo. So, meron akong native chicken pa dyan. Kaya sabi ko, kapag tinola, lagyan ko ng 2 piraso and then igigisa ko bukas yung ibang chayote kasi ang mura. Tapos may pipino pa ako dito. Yan, may pipino pa ako dito. Ay, nawala yung talong. Utak, may talong ako binili. Ayun, ayun, meron pa pala doon. Okay, may pipino ako siyempre pang alis umay, pang isak-isak ko lang yan. And then, lupi ang doon. Ah, okay. Sandali lang, pare. Wala ko sa kalimutan ko ito sa tindahan. Ayan. So, meron pa ako dyan. Na organic egg. May suki ako dyan. So, tingnan nyo. Organic po talaga yan. Ba't ko nasabing organic? Mabango. Pag nilaga mo siya o pinirito mo siya, talagang hindi mo maamoy yung lansa. So, yan ang kagandahan sa organic or native eggs ang gamitin mo. So, ito naman ang aking mga gulay. Na iba pa. Ayan, bumili ko ng talong, 70 ang kilo. Gusto ko, back to me. Alam mo ba, tinanong ko yung broccoli? 450 ang kilo. My God. Sabi ko, pwedeng wala pa muna ako dyan. Thank you. Just ko 450. Hindi ko bibili nyo. So, ito 120 ang kilo. O, panlagay sa nilaga naman yan. Sidekick. So, meron din tayong sili. Magkano kilo ng sili? Mura na lang yan. 20 pesos siya. Okay, 20 pesos na lang ito. Yan, mura na. Meron ako ditong bell pepper. Kasi, asan yung giniling?
Ayun, sa loob. Ayun. So, meron din ako biniling giniling para sa Pearl of the Orient. So, lalagyan po siya nito. Yan. Dami pa rin natin ng pamilya. Siyempre, kamatis kasi magsisigang ako. Yan. At siyempre, meron tayong labanos. Ilalagay ko sa sinigang yan. Tapos, itong dalawa na to, ngangat-ngatin ko. Ayan, nakahiwalay. Gusto ko itong ngat-ngatin ng sariwa. Yung silaw na ganito. O, yun lang. Tapos, si Sidekick naman, ayun, nagkakape na siya. At ito ang kanyang kape. Yan, ang cute petita, no? Tignan mo yun, ang cute-cute. Ang dieta, no? Yan, yan ang kanyang kapihan. Eh, ako hindi na ako magkakape kasi nakadalawang kape na ako. Nagkape na ako bago ko umalis. At doon sa palengke, nagkape din ako ng konti na matabang lang naman. So, yung talong, ewan ko ba, o maganda ng talong, pinili ko. So, 70 lang ang kilo. Eh, mura-mura na yun. 70 kaya. Ayan, bahala na si Sai kung ano, kasi mahilig siya sa inihaw na talong. At meron pa siyang isda doon at may subo pa siyang isda. So, baka kasi gusto niya. So, ayan na, bumili na ako ng kalahating kilo lang. O, yan na. So, syempre, ratsada na kami. Halika, pakita mo yung pinapakulo ko dito. So, pagdating na pagdating, yan ang ginawa kong una. Ay, utak mo ko na, dalian mo. Yan ang unang kulo, at ito ang para sa pangalawang kulo, okay? So, syempre, lahat ng nakita nyo doon ng karne, dadaan siya sa proseso ng dalawang kulo, tapon, para walang amoy, at malinis na malinis, tanggal ang lansa, okay? Ayun na. So, siya, hala, kami ay mag-uumpisa na. So, thank you just sharing. So, stay strict, low carb. Madali lang maging strict at clean, low carb. Napakaraming food na pasok doon, diba? Yan, yung mga pinamili namin na yan, yung mga real foods. O, mga karne, pork, beef, chicken, fish, seafoods, eggs, at konting gulay. So, diba? Natural na natural. At ang mga natural na sangkap. So, yun na, makakabuo na tayo ng strict and clean low carb. Okay, thank you. God bless. Bye!